Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, aagos ang pagpapala sa buhay ko at sa pamilya ko. Amen. Hallelujah. Dahil sobra-sobra po ang biyaya po ng Diyos sa bawat sa po sa atin. Hindi po siya nagbibigay ng konti. Palagi po niya pinagkakaloob po sa atin ay sobra, 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 sobra. Amen. Hallelujah. Kaya kung meron ka pang problema sa mga sobra-sobra kinakailangan, baguhin na po natin yung ating pong pag-iisip. Amen. Kung kulang ka na nga, palagi po palagi sinasabi, ang kulang, 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 kukulahin ka palagi. Amen? Kaya pagka meron kakulangan, dapat palagi natin sabihin, sobra-sobrang pagkapalan ng Diyos sa buhay ko. Amen? Because the blessing of God comes from the breaking. Minsan binibreak lamang po tayo ng Panginoon. And huwag po tayo magpapadala sa mga nakikita po natin, sa mga nararanasan po natin, kahit na NPL ka. Amen? Hallelujah. Dodobli ng Panginoon ang mga nawala sa'yo. Amen? Hallelujah. Sige, sabihin mo sa katabi mo, naniniwala ako doon. Okay, praise God. Alam niyo po, we are coming into the new series about the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of God, the Trinity of God. There's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero ang kadalasan po na ipipreach naman po ay ang God the Father and God the Son. Madalang po ipreach yung Holy Spirit. Ang ministry po ng God the Father is in the Old Testament. Ministry po ni Jesus, narito po siya. For 33 years, ang 3 years lang po yung ministry ni Jesus, ang kanya pong preparation is 30 years. Okay? Nung umakyat po ang ating po Panginoong Jesucristo, sabi po niya ay meron ako ibibigay sa inyo. Ang pangako ng Diyos Ama, walang iba kundi ang Holy Spirit. So napaka-importante na pag-aralan po natin ang banal na santong Espiritu, because this is, in this generation, this is the last days. Okay? Maring tanong ninyo, bakit last days na noon, 2,000 years ago, last days pa rin ngayon, nung umakyat po ang ating po Panginoon, yun po yung count ng last days. Okay? So minsan, ang tagal na nun last days, di ba? 2,000 years na sabi, darating na, pero wala pa rin. This is the last days. Okay? So ibig sabihin ng last days, kung noon last day na, at last day ngayon, mas malapit na tayo talaga sa last days. Okay, parang wala naniniwala sa inyo. Okay. Amen, hindi po ba? Kaya dapat po, pagka last days, maghanda po tayo. We should always be in connection with the Holy Spirit. Kasi po wala pong mangyayari sa buhay po natin kung tayo po iaasa lamang sa sarili po nating karunungan, sa sarili lamang nating intellect, sa sarili lamang nating edukasyon, sa sarili lamang po nating kakayahan. We should always be dependent on the presence of the Holy Spirit. Okay, so this month po, pag-aaralan po natin about the presence of the Holy Spirit, about the power of the Holy Spirit, about the filling of the Holy Spirit, about the fruit of the Holy Spirit, about the gifts of the Holy Spirit. Okay, talagang pupunuin natin ang buwang ito ng pag-aaral tungkol sa banal na santong Espiritu. Amen? Kasi po ang nais ng Panginoon sa bawat sa po sa inyo, kayo'y mapuno ng banal na santong Espiritu. Hindi kayo mapuno ng mga problema, hindi kayo mapuno ng kakulangan, hindi kayo mapuno ng mga worries, hindi kayo mapuno ng takot. Ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat sa inyo, mapuno kayo ng kapayapaan, mapuno kayo ng kagalakan, mapuno kayo ng kasiyahan, mapuno kayo ng pabor, mapuno kayo ng mga pagpapala na nagbubula sa ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung talagang yung medyo nagro-roll, yung ready na ako. Okay, amen. Hallelujah. We must always be ready. Hindi ba? Dapat palagi po tayong handa. Because God wants to give us something. Yung nice po ng Diyos na tayo po ibigyan po niya ng mga magagandang bagay na hindi po maibabayaran ng pera, hindi po makukuha sa kung saan-saan. Walang iba kundi ang banal na santong Espiritu. Amen? Hallelujah. So, praise God. Ay, lumilipat pala dito. Dito hindi. Okay. Praise the Lord. Okay. So, let's read one verse. Ano po? Sabi dito ay, and I will ask the Father. Sino po nagsasalita po dito? Wala pong iba kundi ang ating po Panginoong Jesucristo. He is Jesus. I will ask the Father. Kung ang ating Panginoong Jesucristo marunong manalangin, what more ask? Diba? Marunong siya manalangin. So we must be also prayerful. Marunong po tayo dapat na humingi. Kung kulang, di humingi. Kung may sakit, di humingi ng kagalingan. Kung wala kang kapayapaan, di humingi ka ng kapayapaan. Diba? Kung nagwo-worry ka, bakit mo kukunin lahat ng mga worries mo? Dapat po yung mga bagay na hindi mo kaya, ibibigay po natin sa Panginoon. Pag malaki ang laban mo, hindi mo laban yan, laban ni Lord. Amen? Kaya po, sige, palapakan po natin ng Panginoon. And I will ask the Father and He will give you another advocate. Pagka sinabi pong advocate is the comforter, yun po yung ating po tagapagtanggol, encourager, ang Holy Spirit. Kaya po tayo na-encourage because of the presence of the Holy Spirit. Pagpasok mo dito, di ba, pagod na pagod ka.
Di ba? Pagpasok mo dito, parang kang dayong problema. Wala pa ako sweldo, hingi ng hingi sa Pilipinas. Di ba? Praise God. Pero pag tapos na ng service, di ba? Tapos na yung service, 11:30, nandito ka pa. Di ba? Nagkukwentuhan ka pa. Hindi, pagkatapos, di ba kayo magkasama-masiyahan? Sama-sama pa kayo nag-Jollibee? Ayaw nyo pang maghiwa-hiwalay? Amen? Ayun po yung kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu sa bawat sa po sa atin. Amen? And then, in John 47, He is the Holy Spirit who leads into all truth. Alam nyo po ba yung ating pong isipan, punong-puno po minsan niya ng mga kasinungalingan na nagkuta, nilagay ng demonyo sa ating pong isipan, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng mga maling paniniwala, punong-puno ng mga pagdududa, punong-puno ng mga takot. Yun po yung sinasabi sa pulling out of the strongholds. Hindi po talaga pulling out, kundi patuloy po natin pinapasukan ng ating pong isipan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. And He is the Spirit of Truth na magbibigay po sa atin para matanggal yung mga bagay na iniligay sa ating isipan ng ating kaaway. Okay? Praise God. Parang wala akong kausap dito ah. Okay? Amen. And then the world cannot receive Him. Sino po yung hindi matanggap ng mundo? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Hindi po nila matanggap. Kaya po meron po dito, pag pinag-usapan na yung Holy Spirit, isa lang niniwala sa Holy Spirit, they leave the church. At hindi ko sila habulin. Diba? Kasi hindi tayo pareho ng journey. Diba? Ang paniniwala ko, I believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang paniniwala ko ay meron kayong magandang kinabukasan. Ang paniniwala ko ay meron po tayong patutunguhan. Diba sa presensya ng Diyos? Ang paniniwala ko, we should be enjoying our journey together. Diba? Kung hindi po tayo mag-enjoy ng journey together, break na tayo. Diba? Okay. Hindi po ba? So are you enjoying our journey together? Okay. Matatanong niyo po sa mga anak ko kung nag-enjoy sila nakasama ako. They enjoy every moment nakasama nila ako. Lalo na kapag kasama namin si mami niya. Okay. Kasi siya yung nagbabayad palagi. Okay. Praise the Lord. Okay. And then, sabi dito, okay, hindi, balik tayo ulit. Isn't looking for Him and doesn't recognize Him, but you know Him because He lives with you now and later will be in you. So, ang Banal na Santong Espiritu ay naninirahan po sa atin. Ito ang palagi ko pong pinagdidiinan, ano po? Kung hindi mo iimbetehin ang Banal na Santong Espiritu, ibang Espiritu papasok sa iyo. Amen. Di ba? Espiritu ng kadimunyuhan. Di ba? Espiritu ng kalokohan. Espiritu ng takot. Di ba? Espiritu ng pagdududa. Espiritu ng mga kung ano-ano mga bagay ang papasok sa iyo. Kaya po, palagi po nating iniimbitahan ng Holy Spirit. Ang demonyo po, ang espiritu po ng demonyo, gatecrasher po yan. Kahit hindi mo iniimbitahan, mangihimasok sa buhay mo yan. Pero ang karakteristik po ng Holy Spirit is very, very different. The Holy Spirit is very gentle. He needs to be invited. Kaya araw-araw, don't leave home without Him. Okay, huwag kang lalabas ng pintuan mo na hindi kasama ang Holy Spirit. Amen? Hallelujah. At makikita sa trabaho mo kung gaano ka ganda ka. Ibig sabihin, pagka ikaw ay punong-puno ng Banal na Santong Espiritu, nakikita ang joy sa iyong mukha. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Punong-puno ng Holy Spirit yan. Di ba? Kanina, magkadikit ang kilay niya. Ngayon, magkahiwalay na. Di ba? Okay. Praise God. And then, when He was eating with them, He commanded them, do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift He promised. Parang buminis ba tayo? Hindi. Okay lang, ano? Once He was eating with them. Actually po, ano ba? We are celebrating Pentecost Sunday. So, ano yung Pentecost? Okay? Hindi rin ako masyadong aware kung ano talaga yung Pentecost. Pentecost is the 50th day ng after the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, the word Pente means 50. Okay? So, ito yung ikalimampung araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. And then, ano po yung Pentecost? The Pentecost is the outpouring of the Holy Spirit. Yun po yung unang-unang araw na kung saan ibinuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa mga disipulo at sa kanyang mga apostol. Ano po? Ang Pentecost is the birthday of the church. Amen? Kaya sabihin mo nga sa'yo, happy birthday.
This is the birthday of the church na kung saan ay nagsimula ang church, okay? At pag wala ang Holy Spirit, we cannot minister. Ang ate po Panginoong Jesucristo, he was baptized first in the Holy Spirit bago po siya nag-minister sa mga tao. And he did signs, wonders, and miracles, and he preached. Siya po nag-preach sa pinag-preach ang kaharian po ng Diyos. And then bago po, pag-akyat po niya, yun din po yung kanya pong preaching. Okay? About the Holy Spirit. Kaya napakahalaga that we should be studying this subject about the Holy Spirit. Amen? And my desire ko na this month talaga mapuno kayo ng banal na santong Espiritu. Amen? Pagpasok ninyo dyan, meron kayong liwanag dito. Meron kayong halo. Okay? Praise the Lord. Hindi na sungay ang nakain. Okay, wala kayo doon. Okay? Praise the Lord. And then, alam niyo po ba ito? Yung sa Facebook, yung family, and sino po dito yung meron ng account sa Facebook? Wow, parang iisa lang ha. Tayo lang ba may account sa Facebook? Sino po dito yung meron ng account sa Facebook? Amen. Di po ba pagka meron dyan po dyan, family and relationship. Di po ba? Misan nako-confuse tayo, ano ilalagay natin? Misan nakalagay po dyan, single. Di po ba? Yung iba naman ay married, o kaya divorce, widow. Di po ba? Complicated. Yun, maraming nagkiklik na complex. Single ba ako? Married ba ako? Ay, complicated ang aking status. Amen? Pero nais po ng Panginoon na maging status po natin ay walang iba ay to be in a relationship. Okay? Okay. Kaya sabi mo sa katabi mo, I am in a relationship. Okay? We are all in a relationship with the Holy Spirit. Nais ng Panginoon na hindi po tayo malungkot. Nais ng Panginoon ang buhay natin punong-puno po ng kapayapaan. Nais ng Panginoon ang buhay po natin ay punong-puno ng kagalakan. Okay? Kaya na hindi po mangyayari yung kung palagi ka mag-isa. Di ba? Malungkot ang buhay pag mag-isa ka. Amen? Tama ba? Okay, kaya wag na kayo magpo-post na wala kayong na nag-iisa ka. Okay? Dahil hindi po totoo yun. Okay? Once you became a Christian, you are already in a relationship with the Holy Spirit. Kaya wala pong malungkot na Kristiyano. Amen. Wala pong mahirap na Kristiyano. Okay, bakit po? Because we are a COO. Okay? Ano yung COO, Pastor? Remind ko, sinabi ko na po ito 2 weeks ago, you are a child of the owner. Di ba? Anak ka ng may-ari ng mundong ito. Di ba? Sabi mo, basta kayo, I am COO. Oh, yan. Okay? Di mo ba? Hindi L-O-C-O, ha? Okay, loco. Hindi, ha? Hindi. Okay? Praise God. And then, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. So, ibig sabihin, tulad po natin, we are always meeting in one place. At sabi po ng Panginoon sa kanila ay maghintay. Pagka sinabing maghintay, ano po na di-develop po sa atin? Siyempre po, patience. Di ba kayo nagtataka sa in the book of Corinthians, di ba, the love chapter, sabi ito, love is patient. Unang-una yung patient na binanggit doon. Di ba? Kasi po yun ang nais ng Panginoon na ma-develop sa bawat po sa atin, ang patient. Okay? Praise God. Di po ba? Kasi po, kung wala pong pasensya, hindi po natin marireceive yung regalo po ng ating po Diyos. And then, suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm and it filled the house where they were sitting. Alam niyo po, this year 2020 and 20, marami pong mga suddenlies. Marami pong mga agad-agad na nangyari sa ating pong buhay. Dati, di po ba? Nakikita mong ngiti ng mga tao. Di ba? Ngayon, suddenness. Wala na. Hindi mo na sila makakilala. Minsan may bumabati sa akin, Pastor. Sabi ko, sino ka ba? Di ba? Hindi mo nakilala kasi nakatakip eh. Di ba? Ako rin siguro hindi nila ako kilala kung magsusumbrero ko. Di ba ba? Kaya natatandaan lang po nila. Hindi naman po yung mukha ko. Yung ulo ko lang natatandaan nila. Okay? Praise God. And then suddenly, ano po ba yung maraming mga suddenly? Maraming mga na-NPL, maraming po mga nawalan ng trabaho. Kaya ako NPL ka, magpasalamat ka. Dahil naririto ka pa. Amen? At kaya ibalik sa'yo ng Panginoon ang mga bagay na nawala sa'yo. Amen? Ano pa po, marami po nagkagulo. Nagkagulo ang gobyerno, nagkagulo ang kahit po yung mga church, pinasara. Di po ba? Kaya po, marami pong suddenlies. Pero naniniwala ako na kung meron pong pangit na suddenlies, marami pa rin pong magagandang suddenlies na gagawin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa inyo. Amen? Suddenly, di ba? Meron na lang darating na pagpapala sa'yo ng Panginoon na hindi mo inaasahan.
Di ba tulad ni Shine? Di ba? Si Shine, ang kanyang sweldo ay nadagdagan kaagad ng 300. Di mo ba? So minsan po ang giving po, ganito po ang klase ng giving. Kanina natutuwa po ako sa sharing ng giving ni Nesmi, di ba? Ang giving po kasi is priority. Tatlong P. Priority, and then percentage, and then progressive. Ang giving po natin dapat maging progressive. Kung gusto mong umasenso ang buhay mo, kung maging gusto mong maging progreso ang buhay mo, dapat dinadagdagan mo yung giving mo. Hindi yung 3 years ago, sampu, sapman ang binibigay mo. Ngayon, sapman pa rin. Di po ba? Tama po? So, dapat po progressive ang pagbibigay po natin. Ako kung gusto ko pong ma-achieve yung salary ko, alimbawa po, noon po, ang binibigay ko, the first time that I give to the church, ibinigay ko po lahat ng barya ko. Yun lang ang kaya ko eh. Lahat talagang empty out. First day ng aking pag-attend sa church. Di sino makapag-aakala that you can now give thousands? You can give tens of thousands. You can give 100,000 to the church. Saan nagsimula yun? Di ba? With the heart. Amen. Kaya po, dapat itama po muna natin ang puso po natin. Amen. Hindi yung palagi mo isip, uy, sa pastor lang magpupunta yan. No. Kung gusto lang po namin palagi ng, yun, sana nagnegosyo na lang kami. Hirap po yung gumawa. Hirap po yung tumayo dito. Amen. Mayo ka kaya dito tuwing linggo. Di ba? Nakatingin sa'yo lahat ng tao. Di ba? Tama mo. And then bago yun, magpe-prepare ka pa. Di ba? Pagkatapos, makakaring, walang kwentang preaching ni pastor. Di ba ba? So it's ang giving po should be progressive. Okay? Okay, so praise God. Ako pinaniniwalan maraming suddenlies na kayong mararanasan yung positive suddenlies. Amen? Maraming mga milagro ang nakalaan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa inyo. And then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. Ito po yung Holy Spirit. Because ang Holy Spirit po, sometimes the symbol of Holy Spirit is like a dove, like a fire. Okay? So praise the Lord. And then everyone present was filled with the Holy Spirit. Ayaw ng Panginoon na mapupuno tayo po ng problema. Nais ng Panginoon na tayo mapuno ng kanyang banalasantong Espiritu. To be filled with the Holy Spirit is not a one-time event. To be filled with the Holy Spirit should be a daily event in our life. Dapat araw-araw yun. Di ba? Ikaw ba isang beses ka lang kumakain isang linggo? Di ba? Hindi. Di ba? Tatlong beses kang kumakain sa isang araw. Minsan niya yung apat, lima, anim. Di ba? Huwag naman masyadong anim, ha? Okay? Hindi healthy yun. Be filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. So, ang banal na santong Espiritu, nagbibigay po siya ng abilidad. Hindi lamang po sa pagsasalita. Okay? Nagbibigay po siya ng mga abilidad na wala ka. Amen? Dati, hindi ka nga marunong umiti. Di ba? Pero ngayon, marunong ka ng umiti. Tamis-tamis pa. Amen? Praise the Lord. And then, and at that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. And then, when they heard a loud noise, everyone came running and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. So, ano pong nangyari doon? During that time, ang mga mananampalataya, during that time, ay, praise God, nag-speak in tongues po sila. They speak in other language. Just like for example, sino po dito yung mga Ilocano? Dahil pala Ilocano dito. Okay. Mga Kapampangan. Ayan. Mga Bisaya. Ayun, praise God. Okay, sino po yung ibang mga Tagalog? Ayun, praise the Lord. Hindi po ba, para pong ganito yan eh. Nagsalita po yung mga apostle during that time, they speak in the other languages. Nagsalita po sila ng mga lingwahe na hindi po nila alam sabihin. Yun po yung nangyari. So iba siguro, ano yun lang po natin, paraphrase na lang po. Iba po nagsasalita ng Ilocano, pero hindi naman sila Ilocano. Yung iba nagsasalita ng Kapampangan, pero hindi naman sila Kapampangan. Yung iba naman nagsasalita ng Bisaya, pero hindi naman sila Bisaya. Kaya nagulat yung mga tao na kapaligid po sa kanila, bakit nila sinasabi, bakit sila marunong magsalita ng ating lingwahe na hindi naman natin sila kababayan. Okay, so yun po yung nangyari during that time. Yung iba naman, they are speaking in tongues. They are speaking in mysteries that only God can understand. Okay, so when we speak in tongues, sometimes hindi po natin naunawaan. Okay lang po yun.
Dahil nais po ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng personal praise and worship po sa Kanya. And that is our personal praise and worship. Okay? So ngayon, sabi ng Panginoon, di ba, huwag tayong mag-speak ng hindi po natin naintindihan sa harapan. So yun po, misa pinanalangin ko po yun. And God had given me some meaning doon po sa akin po mga sinasabi. At kadalasan po, ang sinasabi po ng Holy Spirit is, come. Okay, kaya as I worshiping the Lord, as I speak in tongues, halalaba siya, andalaba ka, andalaba ka, andalaba. And then lumabas po sa aking pumibig ay, halika. Hindi halika na, halika. Halika. Okay? So ibig sabihin, come Holy Spirit, come Holy Spirit. At nakikita po natin yan in the book of Revelation, that is the very word of the Holy Spirit. Na nice niya na dumating na ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Okay, praise God. And then, clicker. Okay. And then, they were completely amazed. How can this be? They exclaimed, these people are all from Galilee. And yet, we hear them speaking in our own native languages. And then, ngayon po, pag-usapan po natin, our relationship with the Holy Spirit enables our unity. Ayaw ng Panginoon na tayo po yung nakakagulo-gulo. Magkakaiba yung ating pong paniniwala, magkakaiba po yung ating pong pananaw sa ating pong buhay. Amen? And then, church unity is always a threat. Palagi po itong tinitira ng kaaway yung ating pong pagkakaisa. Kaya po, ang ating pong binibuild up po natin, yung pag-ibig po natin sa bawat isa. Kaya po, we keep on declaring. Di ba? Yung declaring our love for each other. Amen? Kahit na hindi ka ibig-ibig yan, pagtagal-tagal, maiibig mo rin yan. Di ba? Kahit na minsan nakakainis yan, di ba? Darating ang panahon, matutuwa ka na rin dyan. Okay? Praise God. And then ano po? Purpose of unity is to lead others to faith. Ano po? Ang reason po, kaya po, nice ng Panginoon na tayo po yung nagkakaisa para marayo pa po mga tao ang madala po natin sa pananampalataya sa ating Panginoon. And then the other reason for the unity, for our unity, is to lead believers to maturity. Para lahat po tayo mag-mature. Hindi yung konting bagay eh, tampo-tampo ka na. Di ba? Hindi ka nangitian. Okay, si pastor, nag-toilet, hindi ka nakamayan. Okay, nagtampo ka na. Okay, hindi po ba? So, hindi po yun ang nais ng Panginoon sa bawat po sa atin. Okay, we should be maturing. Okay, kaya ka pagbuhay because God wants you to mature in your faith. Hindi yung palagi ka na lang may sumpong. Di ba? Okay, sabi mo, hindi na ako yun. Nagbago na ako. Sabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 2, verse 2, make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Okay, meron lang po tayong isang journey. Hindi yung kung ano-ano yung mga pinaggagawa natin. Amen? Isa lamang po yung ating journey. And then our relationship with the Holy Spirit helps us fulfill our mission. Hindi po tayo na-born again, maupo lang tayo dyan, pagkatapos nyan ay kunin na tayo ni Lord. Hindi po ba? Kaya po tayo naririto, God has given us a mission. Okay? Hindi po yung nais lamang po natin yung mangyari. Meron pong pinagagawa sa atin ng Diyos. Ang nais po niya, dumami pa yung kanyang mga anak. Nais niya, lumaki po ang kanya pong pamilya. Ang nice niya, marami pa pong marating ang kanya pong mensahe. Okay? Especially this season, di ba ba? Marami pong mga hopeless. Nakakalungkot. Marami pong nawawala lang ng pag-asa. Iba nga po, ewan ko kung napapanood ninyo, tumatalo na lang sa building. Di ba ba? Because of their hopelessness. Because they never heard the message about hope. And the message of hope is about Jesus, about the Holy Spirit. Tama po? Kaya you're so blessed. Kung napanood niyo po yung ating po mga video na kung saan ay pinagpe-pray po natin yung mga sa Africa, di ba? Yung mga pulis doon, walang pulis car. Di ba? Kaya pagka meron nagnako, hahabulin lang nila. Wala silang pulis car eh. Mas mabilis sa kanila yung nagnako kasi nakabisikleta. Di ba? So hindi nila maabutan. Di ba ba? So, di ba ba? Tayo, nakabaka-bless po natin. We are so blessed. Pilipino tayo, di ba ba?
Pili ka na, Pino ka pa. Di ba? Pilipino. Di ba? Okay. So help us fulfill our mission. So we still have a mission. Hindi lamang po to gather all the believers, hindi lamang po mag-gather palagi dito to make disciples of Christ. Okay? Magkaroon po tayo ng mga tagasunod po ni Kristo na ating po Panginoon. Okay. And then the Holy Spirit empowered Jesus and He will also empower you. Okay? Palagi ko nga sinasabi ito, Christianity is not hard. Di po mahirap. Christianity is impossible without the Holy Spirit. Di ba? Sabi mo, mamahalin mo yung kaaway mo. Di ba? Dati palagi mo lang pinag-ibigay, Lord, kunin mo na to, Lord, kunin mo na. Di ba? Pag na dadaan sa'yo, nakikita mo sa Facebook mo, Lord, kunin mo na to, Lord, Lord. Di ba? Pero, di ba, pakahira. Pero ngayon, palagi pa sinasabi, kahit gigil na gigil ka na, Lord, i-bless mo yan, Lord. Di ba? I-bless mo yan. Okay. Praise God. Okay. Okay. And then, sa Romans 8, 26 and 27, basahin ko na lang po, and the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Siya yung ating katulong na nagbibigay ng kalakasan po sa atin. For example, we don't know what God wants us to pray. Pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed. Naranasan nyo na po ba yun? Nananalangin kayo, wala namang ibig sabihin yung nasabi nyo. Para ka lang umuungol, with groanings. Okay? Ibang klase. Yun yung ano ng Holy Spirit. Okay? And then your relationship with the Holy Spirit will give you special ability. Alam nyo po, always pray. Tatlo lamang po, ABC. Turuan ko po kayo ng prayer na palagi po sinasabi. ABC lang po. Anointing. Okay? Then number two, medyo madami dito eh. Boldness, hindi baldness ha, boldness. Okay, ibig sabihin katapangan, magbahagi ng salita ng Diyos. And then believing all the promises of God. Okay, number three is Christ-likeness. Naging kamukha po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil yun ang nais ng Panginoon sa bawat po sa atin, na ating Diyos, na tayo maging kamukha ng Kanyang nag-iisang bugtong na anak. Yun po yung ating pong goal. At hindi po natin ma-achieve yun without the presence of the Holy Spirit in our life. Kaya nga, every day we should be inviting the Holy Spirit. Okay? May natutunan po ba tayo? Okay, praise God. Sige, walakpak po natin ang Panginoon. At meron pong ability ang Panginoon na nais kong isingit. Singit lang po ito, ano po? Sabi po sa Deuteronomy, God has given us the ability to what? To create wealth. Hindi po ba? Sabi mo kasi tayo, may abilidad ako. Amen. To create wealth. At ang wealth po, ang pagyaman po, mga kapatid, hindi po ito para sa sarili mo lamang. Hindi lamang para pagyabangan yung kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo yan, laki ng bahay. Pagyaman ko, mas malaking bahay ko sa iyo. Hindi mo ba? No. Nais ng Panginoon na tayo ay maging blessed to become a blessing. Nais ng Panginoon na pagka tayo po pinagpala po niya, ay mas lalo tayong magamit sa kanya pong gawain. Hindi mo ba? Hindi yung maging convenient ka na lang, maging komportable ka na lamang sa bahay mo. Hindi mo ba? Praise God. Kasi po, pwede naman po namin gawin yun, maging convenient na lang. Hindi ba? Pero hindi po yun ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Nais niya na maikalat pa, maibahagi pa ang kanyang salita. Okay? Praise the Lord. May natutunan po ba tayo? Okay, and then your relationship with the Holy Spirit helps you to speak in tongues. Okay, yun po yung nais ng Panginoon po sa atin. Unknown language and mysteries you know nothing about. But this is a direct prayer unto God. Ito po yung panalangin na kung saan hindi po naintindihan ng demonyo. Okay? Yun po yung direktang panalangin po natin. And then ano po yung naibibigay po nun when we speak in tongues? Nagkakaroon po tayo ng sabi dito sa may Jude chapter 1:20. Sabay-sabay po natin basahin. But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit. So, nabibuild up po tayo. Nabibuild up po yung confidence po natin. Nabibuild up po yung ating pananampalataya pagka tayo po ay nag-i-speak in tongues. So, paano po ba yung pag-i-speak in tongues, Pastor? Actually, hindi po ako nagbabaptize for you to speak in tongues. Only Jesus can. Only Jesus baptize. Okay? So, ang role po natin ay to receive. To desire it. Talagang i-desire po natin, pagnasaan po natin. Okay? Gamitin ko na po yung word na pagnasaan.
Ibig sabihin talagang gustuhin natin ng sobra-sobra that we can be baptized with the Holy Spirit. Okay? Para mas lalong lumakas ang ating pananampalataya. Para pag dumating ang bagyo, kaya po natin. Amen. Di ba ba? Kanina na-share ko po yun about storm. Marami po mga, darating po tayo sa bagyo. Kadalasan nga, ang Panginoon, dumarating po siya sa gitna ng ating bagyo. Di ba ba? Si Jesus, dumating po siya noong pong may bagyo. Di ba ba? Sa mga disipulo. Ang sikat na palagi po nating nakikita dito, si Peter lumakad sa tubig. Pero hindi po natin nakita yung 11 apostol na nakaupo lamang sa bangka. Okay? Na hindi po natinag ng bagyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matitinag ng bagyo. Amen? Kahit na marami pang mga coronavirus 2, coronavirus 3, coronavirus 4, amen, hindi ka tatablan yan. Amen? Amen? Dahil si Jesus, ang Holy Spirit, ay nasa sa iyo. Okay? And await the mercy of our Lord Jesus Christ who will bring you eternal life. Ito po yung pinaka goal po natin, that yung eternal life, talaga makita na po natin talaga that we are in the presence of God. In this way, you will keep yourselves safe in God's love. At nais ng Panginoon na tayo'y manatiling ligtas sa kanyang kamay. Kaya kung nasa kamay ka na ng Panginoon, huwag ka nang lumayo. Amen. Diba? Huwag ka nang lumayo. Diba? Naranasan mo nang yung napakaraming mga bagay na nangyari sa iyong buhay. Nakaranas ka na ng kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Ba't ka pa lalayo? Meron nga silang kasabihan na kung nasa kutsyot ka na, huwag ka na lumipat sa banig. Okay? Diba? Naunawaan ninyo yun, diba? So, ibig sabihin, kung nasa kamay ka na ng Panginoon, naranasan mo na ang kanyang biyaya, naranasan mo na ang kanyang pag-ibig, naranasan mo na ang kanyang kapayapaan, bakit ka pa lalayo? Diba? Lahat nasa kanya na. Diba? And kung meron man tayo mga pagdidisiplina, ay para sa ikabubuti mo rin yun. Wala naman bagay na ipagkakaloob sa iyong Panginoon na hindi mo makakayanan. Okay? And then, praise God. So, in conclusion po, ano po? I just want to invite Jay. Sabi dito ni Peter, sabi niya sa Acts 2:38, Peter replied, each of you must repent of your sins and turn to God. Ibig sabihin, kung alam naman po natin na nagkakasala po tayo, kalimutan na po natin. Let's